sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado para sa 12th linggo ng karaniwang panahon. Huling araw na naman po ng linggo natin. At para po sa unang pagbasa at pagninilay natin sa araw na ito, mula po dito sa Manila Cathedral, ang ating pong unang pagbasa ay hinango sa Aklat ng Mga Panaghoy, Chapter 2, Verses 2, and then 10 to 14 and 18 to 19. So, Panaghoy po o Book of Lamentation. So, walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na puta ng lupain. Ang kaharian at mga pinuno nito ay kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalupasay sa lupa ang matatanda ng Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na ang mukha ay halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nag-iiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang kanilang hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko. Saan kita maitutulad upang ika'y aking maaliw? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan. Sino ang maaaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng inyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi ninyo kailangan magsisi sa inyong mga kasalanan. Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos ang iyong luha gaya ng ilog. Huwag kang titigil ng kaiiyak. Bumangon ka at humiyaw ng paulit-ulit sa magdamag. Sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay, kumbaga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang Salita ng Diyos. Muli po, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sabado na naman, pagtatapos ng ating linggo. Maganda po yung paalala sa atin, no? Ngayong linggong ito, ngayong Sabadong ito, kung saan ay pinapaalala sa atin yung panaghoy o yung pag-iyak, no, ng mga Israelita dahil sa hirap, dahil sa tindi ng kanilang pinagdaanan, talagang hinihikayat. Pero yun nga, ang pinanggalingan ng kanilang paghihirap ay dahil sa mga kasinungalingan na pinairal noon, na sinabi nga na okay lang yan, na hindi kasalanan yan, pero ito'y sabi, no, dinaya kayo ng mga propeta sa pagsasabing hindi masama o hindi pagsasambulat ng kasamaan na ginagawa. Pero yung resulta, lalong paghihirap ang naranasan. Kaya yung paanyaya, no, sabi, iiyak mo, no, iiyak mo, idaing mo sa Panginoon ang iyong saloobin, huwag kang tumigil ng kaiiyak. Dito po sa Quiapo, sa simbahan ng Quiapo, talagang marami po ang nakikita kung kapag nagdarasal, naglalakad ng paluhod, o nakaluhod man lang doon sa upuan, ay talagang lumuluha dahil sa tindi ng kanilang kalungkutan o kahirapan na nararanasan. Pero yung maganda po yung pag-iyak, ha? Kung sino man po, naalala nyo pa ba kung kailan kayo huling umiyak? Maganda yun, no? Magandang karanasan po na iiyak natin. Minsan kapag hindi natin alam ang solusyon, hindi natin alam kung paano matatapos ang problema, makakatulong po yung pag-iyak. Nakakaluwag din po ng damdamin
ang pag-iyak, lalo na kung ito ay iiyak mo sa Panginoon. Kaya huwag kang matakot, no? Minsan sinasabi, tanda ng katapangan kapag hindi ka umiyak. Pero hindi po kaduwagan ang pag-iyak. Yan po ay pagpapakita ng ating emosyon, pagpapakita rin siyempre ng ating kababaang loob sa harapan ng Panginoon na hindi na natin kaya, hindi natin kaya na tayo lang. Kailangan natin ng tulong mula sa Panginoon. Kaya, nawa po, no? Huwag tayong mahiyang lumapit sa Diyos, huwag tayong mahiyang umiyak sa harapan ng Diyos. So, muli po, mula dito sa Manila Cathedral, kung saan ako po ay naimbitahan magmisa sa Baccalaureate Mass ng isang eskwelahan, naisipan ko pong ihatid at ipakita sa inyo ang Manila Cathedral. So, muli, isang magandang araw po sa inyong lahat. Thank you.